Madaming mga proseso at mga kamay ang mga dinadaanan ng ating mga pagkain bago ito makarating sa ating mga hapagkainan. Magsisimula ito sa karagatan o sa palaisdaan kung saan iba't ibang mga kagamitan at mga mangisda ang nanghuhuli dito. Pagkatapos nito ay ang mga biyahero o mga tao sa konsignasyon kung saan binibenta ng mga mangisda ang kanilang mga produkto. Dito inaayos ang mga isda na nakaayon sa bigat, laki at kalidad upang maibenta sa mga mamimili. Mula rito, maaari itong dumiretso sa ating mga kabahayan, mga magpuproseso o sa iba pang mga pamilihan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kaya naman importante na ang bawat tao na parte sa proseso ng pagdadala ng pagkain sa bawat Pilipino ay may sapat na kaalaman sa mga tamang pamamaraan ng post-harvest handling at food safety. Ang post-harvest handling po ay yung po yung tamang pamamaraan na pag-handle o paghawak sa mga nahuli nating isda hanggang madala po ito sa ating mga pamilihan. Ngayon po, pinapatupad po natin siya dahil nga po sa pagpapatupad natin ng Food Safety Act or RA 10611, kailangan po nating siguraduhin na malinis ang ating mga pagkain ibinibigay sa ating mga consumers o sa ating mga mamimili. So, kailangan po siguraduhin nating maayos, malinis at sigurado po na kapag kahuli po natin ng isda hanggang madala po ito sa merkado at hindi po siya magdudulot ng anumang sakit sa ating mga mamimili. Ang benepisyo po ng post-harvest handling ay unang-una po mapapanatili po natin yung kasariwaan at kalinisan ng ating mga isda at mga yamang tubig. Ikalawa po, mas mapapatagal po natin yung kanyang shelf life o yung kanyang buhay habang ito po ay binibenta natin o nasa pamilihan. Ikatlo, mas mapapababa po natin ang food wastage o ang post-harvest losses. Kasi po isa po yung problema ngayon na hindi po napapakinabangan yung mga ibang huling isda kasi nasisira po siya agad at hindi po nabibenta ng maayos. At isa pa po, mas makakasigurado po tayo na yung ating mga nagbebenta ng isda ay maibebenta po nila ng mas mataas na presyo ang kanilang mga isda imbis na ibenta na lamang po na palugi. Nagsisimula po ang post-harvest handling sa oras pa lamang po ng paghuli ng mga mangingisda ng mga isda. So magsisimula po tayo sa paggamit po ng tamang mga panghuli. Hindi po tayo dapat gagamit ng mga dinamita at mga maliliit na butas ng mga fishnet. Kasi po, kapag ginamitan po natin ng dinamita, sigurado pong masisira yung ating mga isda. At kapag naman po mali ang sukat ng mga fishnet na ginamit natin, maaari pong madurog o maipit yung mga isda at hindi na rin po natin sila mapapakinabangan. Ang tamang pag-handle naman po ng pagkahuli ng isda ay pagkaangat po natin ng tubig sa tubig ng fishnet, kailangan po dahan-dahan po natin silang isasalin sa tamang lalagyan, hindi po natin ibabato o ibabagsak. At kailangan po kung maaari po kung malalaki yung isda na ating nahuli, isasalansan po natin sila ng maayos at tabi-tabi. Pagkahuli po ng isda, dapat po ilalagay po ito sa mga malilinis na lalagyan na meron pong yelo o di kaya ay ice slurry para mapanatili natin ng malamig na temperatura para po hindi po sila agad masisira o mabubulok. Kung ice slurry po ang gagamitin natin, meron po tayong pantay na sukat ng tubig at ng yelo. Sa paggamit naman po ng mga tamang lalagyan ng huli nating isda, sinasuggest po namin na gumamit po tayo ng mga plastic containers. Kasi po, mas madali pong gamitin ito, mas madaling linisin, hindi po ito kinakalawang agad, at matibay po ito. Ang yelo po ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malamig na temperatura ng ating mga isda. Kapag ka po mababa ang temperatura ng ating isda o ng ating produkto, hindi po madaling dadami ang mikrobyo. Hindi po madaling masisira yung ating isda. Kung yelo lamang po,
Kung ilan po ang tansyang bigat ng isda, yun din po yung gagamitin nating tamang dami ng yelo. Ang gagawin po natin, maglalagay po tayo ng yelo sa ating lalagyan. Ilalagay po natin ang isda, isasalansan po natin siya. Uunahin po natin yung mga malalaki o yung may mga kaliskis na isda para sila po ay hindi madaling madurog. Maglalagay po tayo ulit ng yelo. Maglalagay po ulit tayo ng isda na pantay-pantay at ng yelo po ulit. Uulit-ulitin lang po natin yung proses hanggang makarating po tayo sa pinakatuktok ng lalagyan natin na papatungan po natin siya ulit ng yelo. At tapos po kukoveran po natin siya ng plastic cover o kung meron pong covering yung ating lalagyan, ilalagay po natin siya. Ayan, kapag nayelohan na po natin sa bangka, dadali na po ito sa ating mga landing centers. Kapag dating po sa landing centers, nandun na po natin gagawin yung pag-sort ng mga isda sa kanilang sukat, sa kanilang uri. At uulitin po natin yung proseso ng pagyayelo sa mga tamang lalagyan. Kapag ka naman po idadali na po natin sila sa mga pamilihang bayan, as much as possible po, kung pwede pong closed van yung gamitin natin. Kung hindi po natin magagamit ang closed van, kung simpleng jeep o tricycle lamang po yung gagamitin natin, siguraduhin po natin na yung mga lalagyan ng isda ay meron pong plastic cover para hindi po siya tamaan ng hangin during transport. Yan. Pagkadating po sa merkado, kung tayo po yung mamimili, unang-una po titignan po natin yung mga mata ng isda. Kailangan po maumbok po siya, hindi namumula o hindi po malabo. Kapag sa kaliskis naman po, kailangan buo po ang kaliskis, wala po siyang sugat-sugat, at kailangan po kompleto rin po yung kanyang mga fins o yung kanyang mga buntot. Ngayon din po, pwede rin po natin tignan yung kanyang hasang. Titignan natin kung ito ay mapula at hindi maputla. At kapag inamoy pa natin yung hasang ng isda o yung isda po mismo, kailangan amoy dagat po siya at hindi po masangsang yung kanyang amoy. Ngayon po kasi nauuso na rin po yung pagbebenta ng mga buhay na isda tulad po ng mga tilapia, ng mga hito, dalag. Sisiguraduhin po natin na yung kinalalagyan po ng isda ay maayos at meron po siyang malinis na tubig. Meron din po siyang aerator dapat. At wala pong senyales ng panghihina. Wala po siyang senyales ng sakit at kailangan hindi po siya nagsusugat-sugat. Sa mga alimango po, kailangan po buo po yung kanyang shells o yung, pati yung mga galamay niya o yung mga sipit niya. Kapag ka mga tahong naman o talaba, kailangan nakasara pa po yung kanyang mga kabibe. At ganun din po, kailangan amoy dagat po siya at hindi po masangsang yung kanyang amoy. Sa palengke naman po, sinasuggest po ng BFAR na kailangan po yung ating pong mga isdang binibenta, nakalagay pa rin po siya sa yelo. Habang binibenta po natin siya, kasi di ba nakikita po natin kadalasan sa pamilihan, winiwisik-wisikan lang po ng tubig. Hindi po dapat ganun. Ang dapat, meron po siyang yelo talaga. Tapos titignan din po natin yung pwesto ng ating pinagbibilhan. Titignan po natin kung nakalagay po ba direkta sa sahig yung kanyang mga fish containers. At titignan po natin kung nakababad po ba sa tubig. Dapat po hindi po siya nakababad sa tubig yung mga isdang hindi pa po binibenta. Kailangan po nakayelo rin po siya. At saka iiwasan din po natin yung mga, kung makikita po natin yung mga isda na meron pong kulay, yung yelo o yung tubig. Kasi po ibig sabihin po nun, ginamitan po nila ito ng pangkulay at maaaring hindi na po sariwa yung mga isda na binibenta nila. Mas maganda po na meron po mga claddings at mga stainless na mga tables na pwede pong paglagyan ng mga nagbebenta ng isda sa kanilang pamilihan. Gawa po yun sa mga food grade na stainless steel, hindi madaling kalawangin. At mas mapapanatili pong malinis yung isda. Yan. Tapos titignan din po natin kung wala pong nakakabit na ilaw na merong palarang pula dahil makakadaya po yun. Kailangan po siguraduhin natin na yung mga kagamitan na ginagamit ng mga nagbebenta ay lagi nating nililinis. Dapat nililinis po yung mga kutsilyo, mga lalagyan. Dapat pong hinuhugasan ito bago at pagkatapos gamitin para makasigurado po tayo na ligtas sa mga mikrobyo yung ating mga mamimili. Pagdating po natin sa bahay, linisin po natin agad yung isda, tanggalin po natin ang bituka, ang hasang,
at hugasan po nating mabuti hanggang wala na pong tumutulong dugo. At ilalagay po natin siya sa mga tamang lalagyan tulad ng mga plastic containers na may takip bago natin siya ilagay sa freezer. Pag nilagay lang po natin siya sa refrigerator o sa chilled temperature na 3 to 4 degrees Celsius, pwede po itong tumagal ng mga around 3 to 5 days. Yan. Kapag ka naman po nilagay natin siya sa frozen temperature, which is negative 18 degrees Celsius, pwede po siyang tumagal ng hanggang 3 buwan sa loob ng ating ref. Yun po ay hindi po ito labas-masok ng labas-masok, ha. Tapos kung gagamit naman po tayo ng yelo lang, pwede lang pong tumagal ang ating nahuli o napamiling isda 1 hanggang 2 araw lamang po. Pagdating naman po sa pagpoproseso ng mga napamili nating isda, kung gusto natin itong gawing business, yan, kailangan meron po tayong angkop na lugar na kung saan doon lamang po tayo magpoproseso ng ating mga isda. Siguraduhin po natin na ito po ay maluwag at hindi masikip. Angkop po yung mga kagamitan na nandoon. At sisiguraduhin po natin na malinis din po ito bago at pagkatapos nating gamitin. Sisiguraduhin din natin na yung mga kagamitan tulad ng mga kutsilyo, ng mga chopping board o ng mga iba pang equipment tulad ng mga trays, ng mga weighing scale, kailangan malinis din po siya. Siyempre, hindi lang po dapat kailangan malinis yung ating kagamitan. Dapat po sa sarili natin, malinis din po tayo. Ang pinaka madaling paraan na paglilinis ng ating sarili ay yung paghuhugas po natin ng kamay. Kapag po tayo maghuhugas ng kamay, unang-una po babasain natin ang ating kamay at sasabunin po natin ang ating mga kamay hanggang sa ating mga braso. Isisim po natin siya bawat gitna ng ating mga daliri. At kung maaari po, hindi po dapat ito bababa sa 20 segundo sa pagkukuskus. At tapos po, babanlawan natin ng maigi hanggang makasiguradong wala nang natitirang sabon. At tapos po, tutuyuin natin to gamit ang tissue o yung mga single-use hand towel o di kaya po yung mga air dryers at air blowers. Kailangan din natin ng tamang kagamitan at tamang kasuotan. Magsisimula tayo, kailangan meron tayong face mask. Meron tayong hairnets, meron tayong aprons o di kaya lab gowns o di kaya coveralls, at kailangan nakabota rin po tayo. At kapag po tayo ay hahawak na sa ating mga isda, huwag po natin kakalimutan magsuot ng mga gloves para hindi po tayo direktang hahawak sa ating mga produkto. Kapag ka magsisimula na rin po tayo magproseso, bawal po yung mga nakasuot po tayo ng singsing, mga kwintas, mga alahas, mga relos. Yan, dapat tatanggalin po natin sila. Sa oras po ng pagpoproseso ng ating mga produktong isda, dapat po iniiwasan natin talaga yung magsalita tayo. Kasi nga po, pag nagsasalita tayo, aksidente po minsan tumatalsik po yung laway na pwede pong mapunta sa ating mga produkto. Ang purpose din po ng face mask, kaya po tayo nagsusuot tuwing nagpoproseso po tayo, ay nga po para maprotektahan sa pagtalsik ng laway o kung tayo po ay aksidenteng mabahing o maubo, kaya kailangan po natin ng face mask. Pero as much as possible po talaga, kailangan hindi po tayo nagsasalita during processing. Sa pagpuproseso rin po, kailangan meron po tayong angkop na mga lalagyan ng ating mga produkto. From receiving o sa pagtanggap pa lang ng mga supply natin, meron na siyang lalagyan o mga trays na kung saan siya ilalagay. At habang pinoproseso po natin siya, nalilipat po siya sa mas angkop pang lalagyan. At during din po ng pagpuproseso natin, meron po tayong naiipon na dumi na dapat po ilalagay po natin siya sa angkop na basurahan na merong covering. At from time to time po, nakaschedule po yan, kailangan ilalabas po yan ng ating processing area para hindi po ito naiipon at pwede pong pagmulan ng mga mikrobyo. Tuwing nagpoproseso po tayo, isa po sa importanteng nagagamit sa pagproseso ng isda ay ang tubig. Kailangan po siguraduhin nating malinis ang ating tubig na nagmumula sa ating gripo. Kung hindi po malinis yung tubig na gagamitin natin, sigurado po magkakaroon po ng mikrobyo yung ating mga produkto na pwede pong dumami at kung makakain po ng ating mga consumers o ng ating mga mamimili, maaari po silang magkasakit. Sa pagproseso naman po ng pagtutuyo ng isda,
kailangan po, ganun din po, meron po tayong designated na area kung saan doon lamang po tayo magtutuyo ng isda. Sisiguraduhin po natin na malinis po yung area. At yung mga paglalagyan po natin ng mga tinutuyong isda, kailangan po nakapatong po siya sa mesa o mataas po siya at hindi po madaling maaabot ng mga hayop. Kailangan niyo po, meron po siyang tamang covering para hindi po siya dadapuan ng mga insekto at hindi po siya maaalikabukan. Yan. Kapag ka po tapos na po ang pagproseso natin ng isda, depende po yan sa mga nagawa po nating produkto. Pwede po tayong gumawa ng mga sardinas, ng mga tuyo o ng mga tinapa o pwede rin pong fresh frozen na isda o fresh chilled na isda. So kailangan lalagay natin sila sa angkop na mga lalagyan. Kailangan ilalagay natin sila sa food grade na mga polyethylene plastic bags para makasigurado tayo na hindi po ito dadapuan ng mga insekto at hindi po siya kakapitan ng mga mikrobyo na madali. Kapag naman po ang mga produkto natin ay tulad ng mga sardinas yan, o ng mga bangus na in oil, mga uso po yan ngayon, di ba? Kailangan po ang gagamitin po natin mga malilinis na bote at di kaya naman po pwede po tayong gumamit ng mga lata para ipack po yung ating mga produkto para hindi po ito madaling masira. Yan, kung ang pagpoproseso po natin ay mga maliliit lamang po o nasa bahay lang po natin at gusto po natin gumawa ng mga deboting isda, madaling-madali lamang po nating masisterilize to. Pwede po tayong gumamit ng pressure cooker. Yan, ipe-pressure cooker po natin ang ating mga bote kasama po ng produkto sa loob ng mga humigit kumulang po mga 20 hanggang 40 minuto. Para po makasigurado po tayo na malinis at sterilize po yung ating mga deboting isda. Yan. Dahil nga po sa Food Safety Act, kailangan po nating panatilihing malinis ang ating mga produkto. So dapat po sa pagpoproseso pa lang hanggang madala natin ito sa merkado, masisigurado natin na malinis yung produkto natin dahil ayaw po nating magkaroon ng karamdaman o magkasakit ang ating mga mamimili na nagmulat po sa ating mga produkto. Kasi nga po, basic necessity po ang pagkain. Araw-araw po kailangan natin yan. So kung hindi po malinis yung ating kinakain, sigurado po magkakasakit po tayo at dapat po nating iwasan yun. Sa oras po na nagkaroon ng sakit ang mga mamimili at nalaman po na ito po ay nagmula sa pagkain, maaari po silang magreklamo. At kapag ka po napatunayan na ang pinagmulan po ng kanilang sakit ay yung produkto po na nagawa natin, maaari po tayong tanggalan ng lisensya ng FDA at hindi na po tayo makapagproseso pa ng ating mga produkto. Sa ngayon po, sa amin sa Post Harvest Division po, nagbibigay po kami ng tulong sa pamamagitan ng pagtitraining ng mga tao. Tuturuan po namin sila ng mga basic food safety measures kung paano po nila papanatilihing malinis at maayos yung kanilang pagpoproseso. Nagbibigay din po kami ng mga techno demos kung paano po gumawa ng mga value-added na mga produkto mula sa isda. Yan. Pwede rin po kaming magbigay ng mga information materials tulad po ng mga recipe o ng mga pamphlets tungkol sa food safety measures na pwede pong gamitin ng ating mga mamimili. Kapag meron po kayong mga karagdagang katanungan tungkol sa kaligtasan o sa pagpoproseso ng inyong mga produktong isda, maaari po kayo magpunta dito sa aming opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kami po ay nandito sa PCA Compound, Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Pwede nyo rin pong puntahan yung aming website, yung www.bfar.da.gov.ph. Kung kayo naman po ay mga nasa probinsya, meron po kaming 16 na BFAR regional offices na pwede nyo rin pong tignan yung kanilang address sa aming website. Yan, makikita rin po ito doon. Ang kaligtasan po ng pagkain ay responsibilidad nating lahat. Mula po sa nanghuli, sa nag-alaga o nagtanim ng pagkain,
Hanggang sa pagpuproseso, hanggang ito po ay makarating sa ating mga mamimili, kailangan siguraduhin po natin na malinis at ligtas ang ating mga pagkain para po tayo ay makaiwas sa sakit. Maraming salamat po!